Yun, no? At magandang araw sa ating mga moto. No? At yun, tatapos lang, no? Ng meeting na pinuntahan ko. Dahil importante yung meeting na yung kamoto. No? Ngayon, off topic lang muna tayo kamoto. Eh, tingnan natin kung ano status ng EDSA. No? At mga ganitong oras, no? Yung sinasabing rush hour. Yan. Magmumula ako, Mandaluyong to Makati. Mandaluyong to Paranaque. No? O kaya, stretching ko na hanggang Alabang. No? Mandaluyong to Alabang. Tingnan natin kung ilang oras, no, ang tatakbuhin natin pag naka-motorsiklo tayo, no? Kasi pag nag-commute tayo, sumubay tayo sa rush hour. Dati nasubukan ko, no, nasa 2 oras yung biyahe ko. Ayun. At nandito na tayo sa Bonnie Avenue, no? Palabas na tayo ng EDSA. Tingnan natin kung anong status ng takbo natin, no? Ngayong rush hour. Tingnan natin kung heavy ba ngayon. Heavy traffic na ba? Or light traffic? No, yan. Ayan, kay kuya, naghahanda siya. Ayan. Nag-ready para sa pagbagsak ang ulan. Oops! Ang maganda nga. Malakas yung ulan. Ito kasi kamoto sa EDSA. Yan. Tingnan nyo naman yung status ng EDSA ngayong kamoto. Pinagandahan ng EDSA ngayon. Meron ng sariling bike lane. Minsing nakaraang mga daan ko dito, eh, hindi ko na shoot, no? Kaya hindi ko nabablog. Kaya hindi ko nakikita yung ano ba yung status. At para makita nyo rin yung status ng EDSA. Yan. Kamoto. Nakikita nyo ba yung mga solid white lane na yan, kamoto? Pag napadaan kayo dito, kamoto, huwag na kayong umalis sa lane nyo. No? Stay on the lane lang kayo. Pero pag nakikita kayo ng ganitong lane na broken lane, pwede kayong mag-overtake dyan, kamoto, no? Tapos balik ulit sa lane. Yan, ba? Ganun lang naman. Tum si kuya, nakakatakot yung pwesto, eh. Kinagandaan ng ano, ng bike lane, mga ganyan, may mga barikadang ano, solid ano, solidong semento yung moto. Siyempre, talagang bike lang makakadaan dyan, no? Diba? Solong-solo ng mga nagbabike yan. Kaya maganda, no? Dahil tulad dati kasi dito, yung mga bus nandito sa bahaging ano, kanan. Ngayon, nandun na, yun, no? May sarili na rin bus lane yung mga bus. Ayun, kamoto. Sila lang ang may karapatan dumaan dyan, no? Yan. Dito mga motorcycle sa bahaging to, ito. Yan. First, second, third, no. Yan. Kaya maganda. Maganda na yung status ng EDSA. O, diba? May mga driver talaga na pasaway, eh, no. Nagpakita ng hindi naman broken lane. Papasok na lang, diba? Sino ba namang pag nagkamali ka, sitahin ka ba, diba? Ang mga Pilipino, minsan talaga matitigas ang mga ulo. Ito kasi dati, ayun ka mo, itong bus lane to, yung dilaw na yan, na yung solid, ano, yellow lane na yan, orange man yun, o ano, basta solid. Yan, sa dating ano ng bus lane yan. Kasi nasa kanan sila dati. Ngayon, nasa kaliwa sila. Ano. At saka meron silang mga sariling
unloading area, no? Loading at saka unloading area. Di tulad dati, no? E pag nagustuhan ng pasahero kung saan bumaba, eh, tinatabi lang basta-basta. Kaya meron din talaga nabidisgrasya. Dito naman kamo to sa part na to, no, sa bandang Ayala na ata to, o bandang Makati. Ito magiging status, no. Yung bus lane kamo to, eh, wala ang barikada, kaya ganyan pwedeng nadadaanan ng ano ng private car sa mga ano ko, no. Medyo delikado pa din. Yan. Hindi ko naman pwedeng lumipat dyan kasi nga bus lane yung motor. Eh, pag lumipat ka dyan, eh, good luck sa'yo. Ayan, hanggang dito ka lang. No? Hanggang dito ka lang, huwag ka na lumipat sa kabila kahit anong mangyari. Kasi nga, bus is bus lane dito sa EDSA. No? Kaya pag nagkamali ka at na-tsempong ka, huli ka. Ayan, di ba? Okay. Kasi ipinatay yung dumane. No? Ayan. Ayan. Yung mga sinasabing, ano, eh, kailangan mo ng i-seminar ulit, no? Ang mga ganyang mga riders. At ang mga ibang riders na matitigas sa ulo. Pero kita-kita nilang eh, open way eh, dadaanan nila. Pero hindi nila iniisip yung bus lane, diba? Kaya nga nadidisgrasya. Kaya minsan hindi maiwasan talaga yung disgrasya kasi nga may talagang makukulit, no? Na driver. Kaya yan, ay sumunod. Isa nun sa mga dahilan kung bakit may disgrasya. Lalo na dito sa EDSA. Yan. Nararamdaman ko na nga. Ang lamig-damig ng patak ng ilan. Yung GoPro natin, baka masira ito. Waterproof ba ito? Masisira ito pag naulanan, pag nabasa. Yung case kasi na ito na pang waterproof, eh. Nagkasira, nagkaroon ng sira, kaya hindi ko magamit pag umuulan. Hindi pa ako makabili. Pa tayo makabili kasi wala pong pambili. Pero soon, no, eh, bibili tayo. Diba? Dito, nakikita na natin ngayon yung status, no, ng EDSA pag tuwing rush hour. Ngayon, ang oras natin ngayon is 4:39. Kamoto. 4:39 ng hapon. Kamoto. Ganito na ang itsura. Ganito ang itsura ng EDSA. Ito ilalim ng Ayala. Ito. Sa ilalim tayo ng Ayala. Kamoto. Ayan. Op, lumalampas sa lane. Kaya tagang pag rush hour talaga, eh, kailangan talaga ng pasensya kamoto. Kasi pag wala ka pasensya dito, eh, talagang magkaagulo kayo, no? Kaya mahirap talaga yung init ng ulo yung paiiralin pag tuwing rush hour. Sabay ang panang ulan, di ba? Minsan naman, sobrang init, kamoto yun. Naranasan ko dito, dati nag-commuters pa ako, eh. Sobrang init ba? Mainit na nga yung mga tambucho, no, mas magkabirya pa, talagang iinit din yung ulo mo, no? Kaya, dito talaga, pasensya talaga dito sa EDSA, pag namang saka talagang ingat ka mo to, no? Kailangan ng magandang pag-iingat, no? Kasi mayroong pangit minsan na ano, eh, mayroong pangit na, mayroong kasing side na pangit na pag-iingat, no? Nag-iingat ka nga, pero pangit na yung ano, diba? Kaya ayun yun, basta yun na yun. Pangit na pag-iingat, kaya isa rin sa nagkukos ng
nagko-cause ng disgrasya. Yan. Dapat chill lang. Enjoy, beat the traffic, no? Sabi nga nila, beat the traffic. No, kahit napaka-traffic, eh, kailangan chill ka pa din. Hindi mo kailangan nakipagtalo sa daan. Nakakauwi ka din naman ng ligtas eh, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ano, ride safe, keep safe, no? Yan. Respeto at disiplina palagi sa kalsada kamoto, yun ang lagi mo sinasabi sa inyo, di ba? Eh, kailangan natin yan, kamoto. Nakakauwi rin naman tayo ng ano eh. Huwag mo lang madaliin. Kasi pag nandali mo yan, eh, madisgrasya ka. Hindi, ay malang, mas malaking aberya pa yan. Yun ang Pinoy dapat. Kahit mabagal, eh, umuusad naman ka moto. Eh, walang problema, no? O, diba? Huwag nga lang yung ganito, galing kaliwa. No? Tapos bibiglaan na lang kakaran. Eh. Mga ganyang senaryo. Nakakasawa. All too late. No? Pero kailangan natin pagsabihan siya. Lagi natin yung paalala, no, sa mga riders, sa mga drivers. Eh, disiplina, no? Respeto at disiplina sa kalsada palagi ka moto para iwas aberya tayo. Is bus lane. Kaya nga sinabing bus lane yan eh, no? Eksklusibo lang yan para sa mga bus. Hindi para sa mga motor. Tutikas na mga ulo nyo. Hindi mga kainiga. O, diba? Ang titigas talaga ng mga ulo. Pupunta ka ng Pasay, pwede ka namang dumaan dito. Hindi gagamit ng bus lane. Ano ba namang mahirap ko? Diba? Mahirap ba yun? Hindi naman mahirap yun, di ba? Susunod lang tayo sa traffic rules. Wala na akong magiging aberya. Siyempre, sasamahan mo palagi ng pag-iingat siyang ano. Diba? Kaya nga mga ito, nakikita niyo naman yung status ng EDSA. Pag dumaan kayo ng EDSA. Ako, umakit ako kasi papunta ako ng Alabang. No? Kaya umakit ako dito. Doon sa kabila, EDSA yun. No? Continuation ng EDSA.